humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree ako dyan. Ayan, Doc! Ayan, bago ako mag-ano? Bayan eh. Bago ka. Tawag na kita agad eh. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Dalawa na dahil dati. Dalawa na. Ayan. So sa mga kasamahan po nating mga ka-agree, kasama ko po ngayon ang ating dalubhasang doktor na si Doc Sosie De Leon. Okay. Doc Sosie, agree ako dyan. Dalawa na. Dahil season 2 na tayo eh. Yo, season 2. Yes. Dati ganyan lang tayo eh. Pag-agree na tayo. Ngayon, agree ako dyan. Kasi nag-agree na lahat eh. Ganyan lang natin viewers, ano? Yes, Doc! Doc, nagulat din po ako. No, nakita ko po yung review. Yung sa ako natin, sa season po natin, anong pinakamarami na nag-like, na nag-share, nag-post? Pinakamarami pa rin po yung rabbit. Tapos sumunod yung free range chicken. Yan. Nabanggit mo yan, Amy. Nabanggit mo yan. Alam mo bakit? Yes, Doc. Kanina, almost magpa 5 days na akong gumagawa ng kulungan ng free range. Wow! Nandiyan na yung manok. Nilagay ko lang sa kaibigan ko at kinakalanda kunin na. So, bumili ako ng Black Astrolord. Oo, tapos, maglalagay din ako ng Rhode Island Red. Yun. Yung Rhode Island Red na yun, yun ang mga pamilya sa akin yan eh. Pamilya na didinig ko yan eh. Kaya ako magaganda tinding. Meron tayong konting layer, pero ang itong niya ay white eh. At ngayon ko lang nalaman, ang categorized na tinatawag na organic egg. Yes! Ang kinakalangan yung mais po. Oo, hindi GMO. Eh, saan tayo bibili ng hindi GMO na mais? Di ba? Oo. So, kailangan mo na mag-produce. Kaya nga. Pwede mag-gastos mo. Yung mga free range ngayon na Amy, ang classification niya is naturally grown. Hindi organic. Yeah. Naturally grown. Ganyan. Oo. Magkaiba kasi yung naturally grown saka yung organic. Meron kasi iba, Doc, nako-confuse eh. Oo. Mahal yung organic. Mahirap mag-produce ng organic. At yung produce mo, mahal naman bibilhin. No? Yes. Maraming man eh. Maraming specs. Maraming, hindi basta-basta. You need a certification. Yes, para maging organic. Yes. Ayan. Doc, malapit na ang summer, no? Medyo yung ating panahon. Ay, nararamdaman ko na mainit na. Oo. Pero Doc, maganda yung ano yung kampanya ng DOT, Department of Tourism. Na pwede na pala pong mag-swimming ngayon sa mga dagat-dagat. Pero kailangan pa rin natin sumunod sa mga protocol. Yan. Kasi huwag natin kakalimutan, may pandemya pa rin po. Yan. May mga protocol po tayo na kailangan sundin. So kahit napupunta ka ng mga dagat-dagat, gusto mong mag-swimming, eh remember, meron po tayong health protocol na kailangan sundin. Pero pwede na pong mag-swimming. Yan, yan naman nating ano. Tapos Doc, nabanggit mo tong organic. Eh maganda tong pag-uusapan natin ngayon. At nabanggit mo din yung manok, lalong maganda. Kasi alam ko yung manok, mahilig magkahig-kahig yan eh, di ba? alam mo ba ano kinakalahig nila? Doc? Ano kinakalahig nila? Sige nga, Doc. Baka mali yung sagot ko eh. Pwede. Ang kasigurado ang sasabihin ko eh. Bulate, di ba? Oo, yun. Meron pa ba iba? Aba eh, yung manok namin nagkakalahig, naghahanap ng pinto. Parang gusto ko yung manok mo ah. Serious tayo. Si Bento, ano pa natin? Bulate? Yes! Pag-uusapan po natin ang bulate. Yan.
Yan, maganda tong topic na to eh. Kinukulture ba yan? I mean, kinukulture ba po natin o pinakakawalan lang? Yan, Doc, kinukulture to, kaya sigurado ko sa'yo malinis to. Malinis tong mga bulating pinag-uusapan natin. At hindi lang yun. Itong mga bulating ito ay nakakatulong po sa ating environment at hindi lang yun, magpaganda ng ani. Yan. Binubuhay. Dok, pagka masyadong naaapuso yung ating mga lupa, nawawalan din po ito ng nutrients. Diba? Hindi ka din makapag-produce ng madami. So, kailangan ibalik natin yung nutrients natural way. Kaya pag-uusapan natin, itong mga bulating ito, kung isipin natin, walang spinal cord to. Kumbaga, sabi nga nila, walang buto. Pero, tumutulong ito sa atin. Malaki po ang itutulong ito sa atin. Sabi nila, magbanat ka ng buto. Ito, walang babanating buto, pero nakakatulong, di ba? maraming klaseng bulate. Pero ito, kinukulture, ibig mo sabihin. Yes. Yes, totoo, Doc. Marami pong klase ng bulate. No? Kaya sa ating mga manonood, ingat po kayo kasi mayroong mga bulate talaga na pumapasok sa katawan at harmful sa atin. Pero ito naman pag-uusapan nating bulate, ito yung nakakatulong sa atin. Minsan nga, sabi nila, pwede daw kainin. Yeah. Diba? Kakainin natin. Sabi! Pero... Hindi, ganito na lang. Yung kung sino man yung resource person natin, pakita niya nakakain siya at later on, kakain din ako. Nako! Pero yun, isa sa mga pag-uusapan natin. Mamaya po, kakakasama po natin isang eksperto po sa vermiculture and vermicomposting. Siya po ay isang professor. Yan. Introduce ko siya sa inyo mamaya, Doc Sosie, at sa ating mga kasamang manonood. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosie, ngayong araw meron po ako papakilala sa inyo at itong tao po na to ay matagal na po siyang professor. Ganon din po ay siya po ay merong PhD in Environmental Science from UPLB. Siya po ngayon ay professor sa University of Rizal System, Tanay Rizal. Doc, introduce ko po sa inyo si Dr. Romeo Patti. Hello, Doc! Hi! Hello, good afternoon po. Hi, Dr. Romy. Yes, sir. Opo. Doc, nakita ko, eksperto po kayo pagdating dito sa vermiculture and vermicomposting. Sir, ano po ba yung vermiculture? Yung vermiculture po ay isang paraan para mag-alaga ng tinatawag natin bulati or earthworms. Kailangan silang dumami para nang sa ganon maibenta at the same time habang inaalagaan sila makapag-produce ng tinatawag nating organikong pataba o kaya yung tinatawag na vermicompost na siya namang gagamitin natin para mapataas yung nutrient ng ating mga lupa na sinasaka. So, bale yung usual na ginagawa natin is mag-alaga ng earthworm and at the same time mag-produce ng tinatawag nating organikong pataba. Opo. Sir, yung so, vermicomposting yun, naman po, ano po yun? Yun po yung paraan na kung saan yung mga organikong materials ay siyang or kinukonvert ito sa organikong pataba sa pamamagitan ng paggamit ng earthworms. Karaniwan ang ginagamit nating earthworms dito sa Pilipinas ay yung African night crawler na nagmula pa sa Africa. Opo. Sir, may iba bang variety po ba ng earthworm? Kung sinasabi nyo na African nightcrawler yung ginagamit natin? Dalawa po kasi yung karaniwang ginagamit na klase ng earthworm Yung sa mga temperate countries, ang ginagamit nila yung red wiggler worms. Samantalang sa mga
tropics tsaka subtropic countries, yun naman yung African nightcrawler kasi nga mas nakaka-adapt sila dun sa ating environment na kung saan mm-hmm. medyo mainit. Opo. Sir, yung African nightcrawler, ano po yung characteristic nito, sir? Yung African nightcrawler basically ay karaniwan lumalaki hanggang 8 pulgada lamang. Tapos kung ano yung bigat ng yung bigat ng kanilang katawan, yun din yung bigat ng kanilang kinakain. Tapos may aring lalaki at babae, yung tinatawag nilang hermaphrodite. So so walang babae dito, walang lalaki. So ibig sabihin, nabubuntis lahat yung mga bulate, nagpo-produce sila ng cocoons, kaya madaling maparami actually yung bulate. And yung sistema nila sa lupa, kapag ka sila ay kumikilos or nagko-crawl, nagpo-produce sila ng laway para nang sa ganun mabilis yung pag-crawl nila. Kasi nag-a-act as lubricant yung laway nila eh. Opo. Oh. So sa pamamagitan noon, mabilis silang milalim, medyo nakakagalaw sila ng mas mabilis. Oh. Ngayon ko lang po nalaman 'yan, ah. Yan pa lang ano ng mga earthworm, no. Pero sa may nadinig ako na pag naputol daw tong earthworm eh hindi na pwede, lalo na tong African nightcrawler, hindi na siya pwede mag-reproduce, tama ba? Basically, yung earthworm, pagka naputol, yung isa nabubuhay, tapos may kakayahan siyang mag-regenerate hanggang sa bumalik siya sa dati. Pero yung isang parte na kung saan naputol, wala na yon, mamamatay na yon. So, yung bandang ulo lang yung mabubuhay, mag-regenerate, tapos babalik siya sa dati kasi may kakayahan siyang ganon. So, naalala ko nung bata ako, nilalagyan namin ng asin yung mga bulate, tapos nangingisay sila. Ano po yung ano nun? Explanation dun behind that ano reaction galing dun sa earthworm? Ayaw kasi nung mga earthworms yung mga may maaasim tsaka yung salty material. Kasi yung skin nila ay sensitive. Doon kasi sila, wala silang ano skeleton, tapos doon sila humihinga, so sensitive sila doon sa mga acidic and at the same time yung mga maasim na bagay katulad nung lemon, suka. Kaya hindi advisable na inihahalo yung mga ganung bagay doon sa pinapakain. Opo. Sir, yan. Kasi yung pagkahinalo mo yon, oo, mamamatay. Tama po ba? Hindi naman po mamamatay. Ang gagawin lang nila, kasi na sense nila na may mga materialis na makaka-apekto sa kanila, so lalayo lang sila. Ang mangyayari, kapag lumayo sila, hindi na madidecompose or makukonvert yung mga bagay na yon. So mabubulok lang yon. Tapos pagka mabulok, maaring magdulot ng hindi magandang amoy, lalong-lalo na kung masyadong marami. So mag-create siya ng tinatawag nating foul odor kasi dahil dun sa decomposition process niya hindi na through the earthworms. Opo. So parang nasira yung decomposition, tama po ba? Hindi naman nasira actually yung decomposition, medyo ano lang, instead na uod yung magdi-decompose, ibang microorganisms na yung possible na magdi-decompose noon. And so, dahil doon, magkikreate siya ng foul, yung tinatawag na foul odor. Okay. So, ganun basically. Ang usual na pinapakain, yung mga kitchen waste na katulad nga ng sinabi ko, walang mga chemical. Tapos, yung mga backyard waste, katulad ng mga dahon,
Yung mga sahang ng saging, mga pupwede yun. Kaya napakagandang magkaroon ng tinatag na kahit na maliit lang na vermicomposting doon sa bahay kasi makakatulong sa pag-manage ng ating household waste. So, yes, tulong natin sa gobyerno kasi hindi na nila kukolektahin yon. Opo. Sir, sa pag-aalaga po, yun, nabanggit nyo na nga po yung pagkain. Pero balikan ko po muna, saan po nakatira itong mga worm natin, yung worm bin na tinatawag? Ano pong mga materyales, magkano po kalaki ang kailangan natin para dito? Hindi naman madaming. Depende kasi yan kung konti pa yung earthworms mo, so hindi pa masyadong marami yung ipapakain mo. Pero habang dumadami sila, so dapat dumadami din yung pagkain mo, pagkain na binibigay mo. Pwedeng ano kasi, gumawa ka lang ng mga simpleng lagayan ng tinatawag nating vermibin, yung mga scrap na mga containers, pwede na yun basta hindi gaanong malalim, mga 60 cm lang yung taas. So pwede na yun, sapinan mo lang ng plastic, tapos ilagay mo dun yung bulate, tapos pakainin mo ng mga tinadtad na mga yard waste saka kitchen waste, okay na yon. Pero yung proseso basically, dapat ano muna, medyo bulukin muna natin yung mga pakain, yung tinatawag nating substrate, bago ibigay dun sa earthworms. Ang proseso ng pagbubulok basically ay tinatakpan mo ng ano, ng plastic, yung pinaghalong mga pakain dun sa bulate para nang sa ganun uminit. So after mga 1 to 2 weeks, pagka bumaba na yung init niya, yun, pwede na yung pakain yun. Sir, pwede natin isa-isahin yung mga pwedeng pakain sa ating mga alagang bulate. Ano-ano po yun? Yung mga kitchen waste po, pwede yan. Katulad ng mga trimmings ng vegetables, yung mga yard waste katulad ng mga dahon na nawalis, yung saha ng saging, po pwede din yon. Yung balat ng saging, po pwede din yon. Kahit yung ano, yung papel o kaya cardboard, basta wag lang marami, pwede din yon para hindi na natin siya... Dried o medyo fresh pa? Halimbawa, yung mga saging. Ang gagawin basically, tatadtarin mo, di-dry yon kasi mahirap namang tadtarin ng moist yun. So once na natadtad mo na, takpan mo ng papel, diligan mo tapos takpan mo ng papel, so medyo ano na yun, lalambot na yun dahil magkakaroon na ng tinatawag nating partial decomposition. Due to the activity of the microorganism. Pero pagka tumaas na yung init doon, mamamatay din yung mga microorganisms, kaya po pwedeng ipakain na. Kapag inilagay mo doon sa pakainan or doon sa vermibin, dapat medyo moist na yon, at least mga 60 to 80% yung tubig. Sir, binanggit nyo kanina kitchen waste, tapos yard waste. Yung mga manure, may nakadidinig kasi ako. Nakalimutan ko yun. Kailangan din yun kasi yun yung isa sa mga source ng nutrients ng bulate. At the same time, pagka yung may manure, syempre tataas yung kalidad ng ano, tataas yung kalidad ng organikong pataba mo kasi meron siyang nitrogen content. Yun kasi yung importante sa pataba eh. Yun yung kailangan ng halaman sa paglago, lalo-lalo na sa during the vegetative stage na sinasabi natin. Merong corresponding ratio yun. Usually, yung ano, yung manure, pwedeng 40%, tapos 60% yung mga organic materials katulad ng saha ng saging, yung trimmings ng vegetables, tapos yung mga yard waste,
60% lahat 'yon. Mm-hmm. Pwede ding alternative source yung mga legumes, yung mga leguminous crops. Pwedeng substitute sa ano 'yon, sa manure kung wala talaga. Kasi mataas din yung nitrogen content. Nitrogen. No? Opo. Sir, gano'ng ka-importante itong nitrogen content? Kasi sabi mo, importante yung manure, tapos itong mga legumes. Gano'ng ka-importante yung nitrogen sa proseso po ng decomposting? Hindi. Yung sinasabi kong nitrogen, yun yung dapat meron dun sa pataba natin para nang sa gano'n eh, maging maganda sa halaman. Ah, so, okay. Ang importante so, kailangan makain po yun ng mga earthworm para pagka dumumi sila, yun din po yung ilalabas nila. Tama po ba? Opo, opo. Mm-hmm. So, lahat ba ng manure eh pwede? Lahat po ba ng klase? Or meron kayong recommended hindi lahat, po? Hindi lahat. Yes, yung manure ng mga pets, katulad ng aso, pusa, hindi po pwede yun. Usually, ang ginagamit lang is yung goat, carabao, yung baka, yung baboy, tapos yung kambing, yung kabayo, pwede yan. Tapos yung mga manure ng bats, po, pwede din yan kung meron. Kailangan sir, lang... Rabbit po. Pwede. Pwede ang rabbit. Provided na yung mga manures na yon ay dapat nag-undergo na siya ng initial decomposition process. Ibig sabihin, tuyo na siya. Mm-mm. Tapos hindi na dapat magre-release pa ng so much ammonia. Kasi yung ammonia, delikado din sa earthworms yun eh. Hayaan muna natin silang matuyo, magkaroon ng partial decomposition para nang sa ganun di makapaminsala dun sa earthworms. Opo. Sabi mo sir kanina, dapat chinachop itong mga banana stalks or leaves, di ba? Meron po bang sizes na preferred opo para po dito? Wala naman, pero yung the finer, the better kasi mas mabilis yung decomposition process nila kapag ka mas maliliit. Kasi kapag ka medyo tipak-tipak, matatagalan din na ma-decomposition eh. So, hindi ka agad-agad makakain ng mga earthworms yung substrate o kaya yung pakain. So, basically, dapat pino para mas mabilis yung decomposition para makain ka agad ng mga earthworms. Opo. So, galing na po tayo sa kitchen waste, yard, tapos manure. Ano pa po yung iba pa nating kailangan para po sa pagkain ng ating mga alagang bulate? Kapag nandun, ibinigay mo na, siyempre kailangan i-maintain natin yung tubig. Opo. Kasi at least mga 70-80% ang moisture dapat nung pinapakain natin dun sa earthworms. Upang nang sa ganun eh, mas mabilis yung production natin ng vermicompost. May sabi nila, usually yung ginagawa namin para ma-check namin kung ayos ba yung moisture content ng substrate. Kumukuha kami ng sample tapos ini-squeeze namin sa aming kamay pagka may tumulong mga 4-6 na patak ng tubig. Apo. Ibig sabihin okay yung okay yung moisture content or halumigmig ng substrate na pinapakain natin dun sa ating mga earthworms. Tapos sir, may mga predators din ba itong mga alaga nating bulate? Oo, naranasan na namin 'yan. Yung isa sa mga pangunahing kalaban ng bulate, yung manok, yung ibon. Yan yung mga kumakain talaga. Mayroon pang mga iba na nakikipag-compete for food. Katulad ng alupihan, yung langgam, yung anay. Opo.
yun yung mga iba pa na ano na, na nakaka kumagay nakaka-compete dun sa or nakikipag-compete dun sa pagkain ng earthworms. Although hindi naman sila direktang naapektuhan, nakikipag-compete sila for food. Pero talaga ang unang-unang kalaban ng mga earthworms kasi nga kinakain nila direkta yung mga earthworms kapag ka nakita nila yung manok tapos mm-hmm. yung ibon. Kaya usually opo. Kapag ka marami yung mga yon, tinatakpan natin ng net para hindi nila makain. Opo. Doc Romeo, kanina nabanggit ko po yung rabbit. Eh kasi itong si Doc Sosi natin dito, eh isa po siya sa talagang magaling na mag-alaga ng rabbit, Doc. Laku ha. Eh, parang nagmamahal na yun, sir, yung karne ng rabbit eh. Ano ba? Parang mahal na po ngayon yung karne ng rabbit. Parang 400 per kilo na yata ngayon eh. Oo, 400 to 450 po. Pwede magtanong. Yes, pwedeng-pwede na po. Binanggit pa yung mga predators. Pwedeng mga ibon. Pwede ba yung ano yun? Yung parang lizard na tawag doon? Bubuli? Bubuli? Oo. Predators din yun. Usually, yung bubuli, hindi naman po parang herbivore yata yun eh. Okay. So hindi siya kalaban basically ng bulate, pero kapag ka, hindi gaanong nag-decompose yung papakain mo, pwede siya makipag-compete dun sa pagkain ng bulate. Okay. Narinig ko kanina pero paputol. Narinig ko kanina na kinakailangan yung vermiculture ko medyo moist, tama po ba? Hindi po pwedeng dry. Kasi kapag ka-dry, medyo babagal yung decomposition and at the same time, ayaw ng bulati yung dry kasi maapektuhan yung skin nila. Yung outer part po nila, parang yun po yung parang pinaka nabanggit ko lang na skin, pero mostly mga parang bristles yung mga nandun sa labas eh. Yung mga okay. Parang rings, yung mga rings, mga parang tawag nila doon, mga bristles. Yung sa akin, naglagay ako ng mga isang hollow block lang. Isang hollow block. Pero ngayon, matagal na eh. Compost na nga yung pupo ng rabbit at saka yung mga hay, yung pinakadamo. Pwede na ba yun? Tingnan nyo, sir. Baka kasi lupa na yon. So kapag ka mukhang lupa na yung, kasi kung sabi nyo matagal na eh, kasi kung wala nang pinagkaiba sa lupa, so fully decomposed na yun. So ibig sabihin pwede na siyang gamitin pataba. Ngayon kapag ka hindi pa siya fully decomposed, katulad ng meron pa siyang mga remnant ng mga damo, so pwede pa yon. Or as okay. Long as hindi pa siya fully decomposed. Kasi ang vermicompost talagang walang pinagkaiba sa lupa. Basically, minsan darker lang siya kasi meron siyang mga organic materials. Doc, marami ako mga karton dito eh, yung mga binibili naming mga grocery, ang dami ng karton. Pwede ba ipakain yung karton? Pwede po yun, Doc. Kaya lang dapat konti-konti lang kasi wala namang gaanong nutrients yan. So maapektuhan yung kalidad ng organic kung pataba na napuproduce nyo kapag ka masyadong marami. So, dapat mga 10%. Pwede siguro mga 10% lang muna. Okay. Para nang sa ganun, maraming other source ng nutrients na pwedeng maging parte ng organic kung pataba. Opo. Kahit yung buhok po pwede rin eh. Kasi kasi may mga nutrients din yan. At once na nabulok, pwede din maging pataba. Amy! Yes? Alam mo ba yes, yung may layer din ako eh.
yung mga basag tsaka yung mga soft shell, talaga hindi na pinakikinabangan, nilalagay ko doon sa vermiculture ko. Pwede pala yun. Yung shell ng itlog, pwede yun. Yung shell ng mga shrimp. Kasi yung shell ng shrimp, yung mga limasag, yung kaitosan na pwedeng makukuha doon. So mas gaganda nga actually yung organikong pataba natin pagka merong mga shell na ganyan. Kasi calcium. Calcium, di po ba? Calcium. Calcium. Oh, tapos yung tulad niya tinabi ko, yung alimasag, yung shrimp, mayroong tinatawag na kaitosan yan na importante din sa halaman. So, mas magiging maganda yung organikong pataba natin pagka ganyan. Sir, gano'ng katagal po galing sa vermicomposting bago mag-harvest? Usually, mga 3 weeks. Pagka maganda yung partial decomposition, 3 weeks, meron na. Mm-hmm. Tapos 1 month, marami na. Oh. Doksosi yung matagal na. makikita mo kagad kasi yung earthworm kasi makikita mo kagad yung mga pupwedeng i-harvest na napataba kasi ang unang kinakain nung mga vermicompost ay or rather yung mga earthworms ay yung bandang itaas. Kaya in 3 weeks time kita mo na kagad yung mga possible na i-harvest na mga vermicompost. Of course, yung sinasabi ko, depende dun sa pagkapino nung substrate nyo, yung pakain nyo. Kasi kung masyadong makakapal, hindi kaagad madidecomposition. Samantala kung pino-pino yun. Mabilis yun. So mga 3 weeks talaga, meron na kayong, base sa experience namin, pagkapino, 3 weeks meron na. Kasi mabilis ma-digest. Tama po ba, Dr. Romy? Opo. Mabilis pong i-convert ng bulate. Mabulo. Mabilis mabulo. Opo. Actually, mabilis pong ma-convert kasi kinakain nila yung Kinakain nila yung substrate. So, once nakain nila, ilalabas nila sa kanilang katawan, so yun na yung vermicompost. Yung mga pwede kanina pinag-usapan natin, ano naman po yung mga hindi pwedeng ilagay sa ating vermicompost? Yun nga, yung chemical na nakakasama dun sa mga bulati, katulad nung yung lemon na lang, yung calamansi na yung pagka in-squeeze natin yung lemon or yung calamansi, yung pinagpigaan, hindi po pwede yun kasi medyo maasim, ayaw nila yun. Yung mga manure ng mga pet natin, katulad ng aso, pusa, hindi po advisable yun kasi usually yung mga pets heavily injected yan ng kung ano-ano . So, medyo baka may mga residues dun sa mga dumi nila, so baka maapektuhan yung pataba natin. And at the same time, yun yung minsan nag-i-invite ng mga harmful microorganisms. So pagka inilagay natin dun sa vermibin, at baka mag-invite yun ng mga harmful microorganisms na makaka-apekto din dun sa mga bulate. Tapos, yung mga langis, kind of oil, hindi po pwede yun. Yung mga langis ng pinagprituhan, yung mga langis ng sasakyan. So, basta any form of oil, ayaw po nila yun. Yung mga petroleum, materials, ayaw din nila yun. Yung mga plastic, hindi din po pwede yun kasi hindi nila na da-digest. So, usually, yung mga yun po. Dok, ibig sabihin na all materials, basta organic po siya. Basta organic in origin. Tama po ba?
Opo, basta organic in origin po pwede po usually. Yes, yes. Basta kinakailangan lang nating ano, i-subject sila sa tinatawag na thermophilic decomposition, yung partial decomposition na sinasabi ko, na kung saan tatakpan ng tatakpan ng plastic para uminit. Pagka bumaba na yung init, yun, pwede na ipakain yun. Bali, Doc, sa akin po, kalalagay ko lang ngayon, pero trial pa lang. Bumili pa lang ako ng 1 kilo. Pero mahal, oh. Mahal yung African Nightcrawler. Magkano po sa inyo? Magkano po sa inyo? Abay, 500 ho, eh. Actually, 600. Tatawara ko ng 500. Pero subok lang po lang ako ng 1 kilo. At kung dumami, unti-unti lang, alalay lang, baka magkamali. Po. Magkano ba ang kalakaran ng African Nightcrawler? Mura na po yun, sir. Mura na po yun? Mura. Mura na po yun, sir. Yung, mura na po yung 500, sir. May umaabot ng 800 to 1,000 minsan, lalo na lalo pagka sa mga urban areas. Oh. Kasi mahal ko ang rapid ko, eh. Maghihirap po. ako'y personal na... Pero mabilis naman dumami, sir, eh. Ah, okay. Yes, sir. Kaya dahil hermaphrodite po sila, tama po ba? Hermaphrodite sila. Opo. Hermaphrodite. Dalawa po ang sex nila. Isang earthworm ay dalawa ang sex niya, tama po ba? Tama po. Dahil may rabbit po tayo, yung pupo ng rabbit at saka po yung mga damo ay naglagay po ako ng bin na nandun sa vermiculture, ano? Ngayon, pag kumani po ba ako ng African Nightcrawler, meron po akong Black Astrolo at saka meron din po akong Rhode Island Red na free range, pwede ba akong ilagay ko yung bulate at kainin ng aking mga free range? Opo, pwede po yun. In fact, may mga tao na kumakain ng bulate. Oo. Emi, noong 1980. Yes, Doc. 1980. Alam mo ba, noong 1980, nung bago kami magkasawa ni Mrs. Ano ha? Wala akong magagawa dahil nagtuturo lang ako sa kuleyo. Nag-seminar ako dyan. Parang hindi makuha na sinasabi nila. E gagawin na burger patty? May gumawa na ba yun, Doc? Oo, ay, hindi ko na ba yan, Doc? Hindi ko po sigurado, pero nung umattend din po ako ng seminar, para lang maipakita nung speaker namin na talagang malinis yung bulate, sa harapan namin, kinain niya mismo yung alaga niyang bulate. Of course. Pero po, sa harapan po namin, kinain niya mismo eh. Opo, kinain. Lalo-lalo na kung vegetable trimmings lang yung pinapakain mo. Kasi pwede naman. Opo. At saka ang taas kasi ng protein naman niya. Silang hindi bigyan ng manure. Mataas yung protein niya. Yan. Talaga ba, Dok Romy? Kahit walang manure, pwede. Tama. Pwede po. Kahit walang manure, pwede. Yun nga lang, medyo mabagal yung decomposition process. At hindi din gaanong mataas yung nitrogen nung pataba mo. Pero po pwede. Akala ko po, hindi pa pwede dahil lagi ko nababasa, kailangan ng manure. Pag sinabing organic Yung dahilan kasi kung bakit may manure is yun yung source ng nitrogen. Kasi pag organic yung pataba, dapat merong certain percentage para ma-qualify siya as organic fertilizer. At least, sabi dun sa standard, at least 5% yung nitrogen. Ngayon, kung hindi mo na-meet yun, hindi siya considered as organic fertilizer. Parang soil amendment lang siya. So, mababa yung benta mo kung ibebenta mo yung na-produce mong organic na fertilizer. So hinahaluan nila ng manure para tumaas yung nitrogen, mag-qualify na organicong pataba, may benta nila lang mas mataas. Katulad nung sinabi ko kanina, pwede namang walang manure. Ang problema nga lang, kapag walang manure, medyo mabagal yung decomposition process, yung decomposition process, at medyo mababa yung kalidad nung
mapuproduce nating organicong pataba. So, pagka mababa, siyempre, kung pagka ibenta mo, hindi gaano ano, mataas yung presyo. Tapos, pagka in-apply mo sa mga halaman, medyo kailangang damihan mo para ma-meet natin yung required na nutrients ng halaman. So, yun yung disadvantage nung ang mga kung ang pakain mo lang ay mga basically carbon-based. Dok, tatanong ko lang, kabibili ko lang po ng African Nightcrawler ko. Kailan yung isang kilo? Presuming tama po yung substrate ko, kailan madodouble, kailan siya matitriple yung 1 kilo? Mahirap pong sagutin yan. Kaso, usually in 5 weeks, nagbubuntis na po sila. Tapos, nagpuproduce okay. sila ng cocoon na ang average ay 3 cocoons. So, kung mabubuhay lahat yung 3 cocoons, mabilis. Pero kung hindi mabubuhay yung iba, medyo mabagal. Pero sa experience namin, in a matter of 1 month, na-double na po siya eh. Sa experience namin. Pero ano na po, matured earthworms na po yung nilagay namin. Yung palang 500 ko, in 1 month, babalik na yung 500 ko. Oo. Di ba? 1 month daw eh. Then, tanong ko. 1,000 na. Double daw eh. Oo. Hindi. Siyempre, yung foundation mo na. Ay, yung puhunan. Oo, puhunan. Dok Romy, tanong ko naman. Meron man bibili ng African Nightcrawler ko? Marami pong mga enthusiast ngayon na bumibili ng African Nightcrawler. Ang usually na ginagawa ay ipinopost lang sa Facebook. Yes po. Opo. Nabibili na. Sa amin nga po, maraming naghahanap. Kukunti yung supply dito sa Rizal. Ganon? Opo, minsan Dok, magandang business to. Mataas ang demand. Minsan yung mga farmers nakakarating pa as far as Lipa kasi maraming supply dun sa Lipa eh. Doon sila marami bumibili. Marami nandiyan sa Laguna, doon sa Bai, Laguna. Opo. Alam ko po yun. Saan po banda doon? Hindi ko na ako matandaan eh. Napunta ako, nakakalimutan ko na ako yung lugar eh. Basta doon po ang marami. Wag na ako kayo maghanap. Sa isang buwan. Pagkita ko tayo. Si Doc Paul, sino daw po bahala sa inyo, Doc Paul? Pero i-remind ko lang po kayo ha, medyo mahirap-hirap din yung pag-harvest ng ayan, yan ay tatanong ko sa iyo, Doc. Dok, pag-usapan natin po yan sa ating pagbabalik. Pansamantala po muna tayo magbe-break yan sa ating mga kasamang mga manonood. Pag-uusapan po natin kung paano ang pag-harvest ng mga alagang bulate. Ito po yan sa Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ayan. Dok Romy, binitin kita kasi alam ko papunta ka na dun sa pa-harvest eh. Tayo ngayon ay ha-harvest na. Meron po ba iba-ibang method para po dito? Actually po, marami pong may mga medyo advanced method na ginagamit. May mga dinesign ng mga machines para sa or equipment para dun sa ano. Sa pag-harvest na kung saan masiseparate yung bulate dun sa substrate. Vermicompost dun Apo. Sa organicong pataba. May mga nakita na akong mga researches na ano na ginawa particularly somewhere in Visayas kasi madami ding mga vermicompost. So parang drum type siya na umiikot tapos nilalagay doon yung vermicompost. So nagkakaroon ng separation dahil umiikot so bumabagsak yung vermicompost kasi may tagasala tapos
May screen. Unti-unti namang bumababa yung earthworms papunta dun sa lalagyan. So, yun yung method na medyo bilis na yun. Yes po. Medyo mechanized na yun at ginagamit lang siya sa large scale. Pero kung ano naman, medyo maliit pa yung backyard pa po. Mo, yes. Backyard type, ano lang, bisitahin mo lang mga after 2 weeks or after 3 weeks, bisitahin mo lang. Tapos, ang gagawin mo, i-separate mo na kaagad yung vermicompost. Kasi yung vermicompost, nandun lang sa taas, pinakataas nung substrate. Kasi nga, dun sila kumakain. So, pagka nakita natin na meron ng parang lupa na namuo doon, medyo kayurin na natin, tapos ilagay natin doon sa isang gilid. And then, hayaan natin na mag-dry siya doon ng mga 2 days, and then after 2 days, bago natin kuhanin, medyo tapik-tapikin muna natin kasi usually may mga earthworms pa doon. So pagka tinapik-tapik natin yung kumpul ng vermicompost, mabubulabog yung mga bulate at aalis sila. So, pwede na natin kuhanin. Medyo yun yung drawback sa backyard vermicomposting, kasi medyo manual yung harvest. Pero kung tututukan mo naman, since na laging nasa ibabaw yung vermicompost na mapuproduce, mas madali yung proseso ng pag-harvest. Tapos, kapag ka medyo kukunti na yung pakain nila, ipunin mo dun sa gilid, yung mga medyo halos organikong pataba na, tapos maglagay ka dito sa gilid, sa kabilang gilid, para nang sa ganon, magiging pain yung bagong nilagay mo na substrate kung saan ang lilipat yung mga bulati doon. So hindi ka mas madali yung paraan ng pagseseparate at pag-harvest pagkaganon. So yun na yung pupuntahan ng bulati. Opo, yun na yung yung pupuntahan ng bulati. Dok, tama po ba na isa din sa pag-harvest? Yung isa, yung kalahati ay gawin yung moist, yung kalahati ay dry. Dahil hindi sila pupunta doon sa dry, lagi po silang nandoon sa moist area. Tama po ba? Kung pwede din pong gawing strategy yun, yung pagka talagang pwede na siyang i-harvest, katulad nga ng sinabi ko, hindi na siya itutumpok na as pyramid para maging dry. So lalayas na yung bulati doon. Ayun, kung may mga magkahalo yung substrate saka yung mga vermicompost, pwede pong gawing strategy yon, yung hindi diligan. Kasi basically dinidiligan halos araw-araw yung substrate, kasi nga kinakailangan yung moisture ay mataas. So pagka madami yung part, may mga part na marami na yung i-harvest, tama po kayo, hindi na po didiligan para madaling i-harvest. Okay. Tapos sa doc, yung bang pag-harvest na yan paghapon lang na ginagawa yan o paano pa? Katulad nga ng sinabi ko, pagka meron na pong may napansin na po kayo ng mga vermicompost na pwedeng kuhanin, ilagay lang sa gilid. So sandali lang po 'yon. Yung sa amin nga, yung amin 10 mga vermi beans na 1x3, mga in 2 hours na isi-separate na hindi naman po yung mga kinakailangang i-harvest. Naisi-separate na niya nailalagay na niya doon sa gilid. Tapos, after 2 days, sa kanya kinukuha pagka medyo dry na.
para walang bulate. Although sa experience namin, may mga naiiwan na kukundun eh. Yeah. So, yung malilito yun ko yung, binabanggit nyo, vermicompost. Ang pagkakalam ko po, yung organic fertilizer, ay yun yung tae noong African nightcrawler, yung tinatawag na vermicast. Alin ba yung vermicast, vermicompost? Paano po ba? Anong tamang terminology po? Yung vermicast po kasi, katulad nung sinabi nyo, yun yung tae ng bulate. Bulate mismo. So kapag sigurado tayo na puro tae ng bulate yung maiha-harvest natin, vermicast talaga 'yon. Opo. Ang problema kasi, pagka naglagay ka ng substrate, hindi tayo nakakasiguro na ang decomposer lang dun sa lalagyan natin ay yung earthworms. May mga sa ayaw at sa gusto natin may mga microorganisms din doon na maaaring makatulong sa pagde-decompose. So hindi na siya puro na vermicast kasi may other microorganisms na tumulong sa pagde-decompose. Kaya usually ang tawag talaga is vermicompost. Yung bang demand ng vermicast o vermicompost na yan ay parami ba, paakyat ba yan o nagde-decline? May panahon ba yan na mabili ang fertilizer, organic fertilizer? Yung although wala po akong direktang data na nakita pa, pero dahil nga kung titingnan po natin kasi yung trend sa organic agriculture, tumataas eh. May data akong nakita na in 2007 to 2010, around nasa 3,000, more or less mga, rather more than 3,000 farmers pa lang yung nag-i-engage sa organic agriculture. Basically, dahil dumami yung mga farmers, ang assumption ko is tataas din yung paggamit ng organikong pataba kasi hindi naman sila masasertify as organic farm kung hindi sila gumagamit ng mga organic na pataba. So, yun yung kasi yun yung sinasabi ng Organic Agriculture Act eh. Kailangan ng certification para nang sa ganun ma-certify ka as ma-certify yung farm mo as an organic farm. So parte ng certification yung paggamit mo ng mga organic inputs kasama na diyan yung fertilizer. So based on that assumption, talagang mag-fusion. Tataas po 'yan. Opo. Ang tanong ko lang ganito sa atin sa kabukiran. Alam mo isang farmer, pera-pera din yan eh. Alin po ba ang mas mahal? Gumamit ako ng inorganic or gumamit ako ng organic? Eh baka naman mahal yung organic, hindi na lang ako gagamit yan. Alin pa ho mas mahal? Organic, inorganic fertilizer? Tingin ko mas mahal pa rin yung synthetic. Yung inorganic fertilizers. Yun nga lang, ang problema nga kasi, kapag inorganic, kita mo kaagad yung epekto. Unlike dun sa organic, di mo naman kaagad makikita yung epekto eh. So, yun nga yung drawback nun. Opo. And, yung isa sa mga advantage nga kasi ng organic, pwede mo i-produce sa farm eh. Yun. Dibawa, yung dayami, tapos may manure ka ng kalabaw doon. So, matyaga ka lang, pwede mo siyang i-convert into organic fertilizer. Samantalang yung inorganic fertilizer, talagang hindi mo yun mapuproduce ng ikaw lang. You have to buy it. Pero kung katulad yan ang sinabi ko, medyo innovative si farmer, pwede niyang i-produce yung other inputs doon sa kanyang farm. So, malaki yung matitipid niya. Kasi nga, doon nga sa amin ngayon sa kasi anak ako ng magsasaka din eh for 21 years talagang bugbog ako sa trabaho sa bukid eh until now yung mga practice ng mga farmers doon yung dayami sinusunog lang nila eh
Opo. So, kung medyo matyaga sila, ay pwede nila i-convert actually as organic fertilizer yun. Alam mo, Amy? Amy, ano? Yes, po. Alam mo, ito yung may kwento sa akin din, ano? Yung tatay ni Chis Escudero, si yes, Senator Salvador Escudero, no? Naka-helicopter yan ang panahon ni Marcos. Pag may nakita siyang rice field na nagsusunog ng mga dayami, pinababa niya yung helicopter at kinakusap niya, partner, na masama yan. Oo. Oo, kasi nag-emit ka lang carbon eh. At the same time, nakikita ko naman yung dayami, pwede mo naman i-vermicompost. O kaya isama doon sa lupa na magiging fertilizer din ang lupa mo balang araw. Very common up to now sa atin yan. Na sinusunog natin yung dayami. Kaya maganda kung magkakaroon talaga po ng mga seminars para dun sa mga ano ma-orient kung ano yung pwede nilang gawin. Eh, Doc Romy, mahal ba magsimula na itong vermicompost saka itong vermiculture? Kailangan ko ba ng malaking halaga? Hindi po. Ang punan mo lang dito actually, yung katulad nung sinabi ni Doc Sosi na earthworm. Yun lang yun eh. Kasi kung meron ka sirang container, lumawa, meron kang crate na sira na, hindi na pwede mapaggamitan, pwede mong gawin actually yun. Yung mga drums na butas, pwede mong hatiin sa gitna yun. Pwede mo nang paglagyan ng bulate yun eh. So basically, mura siya. Ang kailangan nga lang yung cost ng earthworm. Kung gusto mong medyo magsimula ka agad, medyo damihan mo, mga 2 kilos o 1,000 na yon. Pero other than that, halos wala na eh. Kung meron ka namang mga waste dyan sa bakuran, pwede na yun eh. In fact, pwede mo nga gamitin lang yung kawayan eh. Kung meron kang kawayan dyan, hatiin mo lang yun. Tapos iporma mo na parang iporma mo into rectangle. Kahit hindi mo na sapinan ng plastic, pwede rin yun. Or sahan ng saging, gawin mo lang na rectangle, pwede mo nang pakawalan dun yung mga bulate, tapos pakainin mo na lang. Pwede rin yun. Kasi ang principle naman ng, or yung ugali ng earthworm, usually yan, for as long as may pagkain, kahit pa yan lupa, hindi aalis yan. Pero kung wala na siyang makain sa ayaw at sa gusto mo, medyo lalayas talaga yan. So, aalis. So kahit aalis talaga yan, wala na siyang pagkain. So, pwede nga yung sahan ng saging, pwede mong yung buong sahan ng saging iporma mo lang into rectangle. O pwede na yun. Tapos lagyan mo ng substrate, tapos lagyan mo ng bulate. Okay na yun. Ayos. Opo. Basically, tanong, hindi po talaga mahal. Yes, yun ang gusto ko pong madinig. Yes po, Dr. Sosi. Ikaw ba kumiinom ka ng milk tea? Ay, oo, Dok. Gusto mo yun. Yes, Dok. Eh, kung... Nakulong, parang kinakabahan ako dyan, ha? alam mo ba, sa vermiculture, may tinatawag na vermi tea? Yun, nadinig ko po yan. Oo. Oh. Dok, palipaliwanan na yan. Dok, ano ba yan? Oh, nabinig ko nga yan eh. Oh, yung vermity po, yung pong vermity ay parang liquid form, foliar fertilizer siya na nanggaling sa vermicompost. So hindi to pwede inumin ng tao? Kaklaro ko lang. medyo matapang po ang amoy ng vermity. Matapang po yung amoy niya. Pero hindi naman po nakakalason. Ang usual na ginagawa doon, kung meron kang brewer or kung wala kang brewer, pwede din pong manual. So maglagay ka lang ng kung meron kang tangke, maglagay ka ng mga 2 kilong ang gagawin, di may vermicompost ka, ilagay mo sa net na yung pinong net na hindi
hindi basta-basta makakalabas yung vermicompost doon. Ilagay mo doon sa drum. Tapos ano mo, i-stir mo siya several times every day. Pero other than yung vermity, kailangan mo pa rin ng molasses. Kaya kung wala kang molasses, yung brown sugar po pwede na yon. Opo. Yung brown sugar. So after 36 hours, meron ka ng vermity. So parang yung vermity na yon, yun yung foliar. Foliar fertilizer siya. So spray. 1 liter every 16 liters na tubig. Yung tubig dapat as much as possible eh, hindi yung chlorinated, yung natural. Kasi yung vermity kasi may mga microorganisms yon na importante sa lupa. So nakakatulong dun din sila. So pagka-chlorinated yung tubig na inihalo mo, baka makatay yung mga yon. So dapat hindi. Tapos ini-spray namin umaga or hapon. Yung pag-i-spray, dapat yung time na naka-open yung stomata ng halaman para ma-absorb niya. So, so dapat umaga para naka-open pa yung stomata. Huwag tanghali kasi kapag ka mainit, mag-close eh yung stomata ng halaman. Ang dami po palang magagawa dito. Talagang walang tapon, no, Doc Sosi? Oh, walang tapon. Walang tapon yan. Ayan, Doc Romy, para po bago tayo magtapos, eh ano po mga pwede niyong i-advise sa mga kasamahan natin na gustong subukan itong vermiculture and vermicomposting? Sa akin lang, if you have abundant supply ng mga substrate, katulad nga ng mga manure and at the same time yung mga yard waste, vegetable trimmings, maganda na subukan nyo yung vermicomposting kasi bukod sa nakakatulong na tayo dun sa pag ma-manage ng ating household waste, eh naku-convert pa natin yung matatawag nating basura sa pera. Yeah. At malaki ang tulong nito sa ating kapaligiran. Yes, yes. Oh, yun yung malaki yung benepisyo doon eh, yung tulong sa kapaligiran kasi kapag nag-vermicompost ka, lesser yung ano eh, yung emission natin ng tinatawag na greenhouse gases. Oo. Kaysa hayaan nating natural na mabulok. So yun, may pera na, may pera ka na, nakatulong ka pa, kumbaga. So, yes, di ba? Yes. Kaya, opo. Kaya, yung mga, ano, yung mga, may mga kakayanan, siguro it's about time na itry natin to para nang sa ganun. Eh, meron tayong ambag dun sa pagpapakita ng ating kalikasan. Opo. Tama po kayo doon, Doc Romy. At maraming salamat po ulit sa pagsama po sa amin, Doc. Thank you din po. Salamat to, Doc Romy. Doc Romy, pwede bang minsan makapasyal sa iyo? Meron ba diyang model na makikita na meron kang vermicompost, meron ganyan? Meron kang makikita diyan sa lugar mo? O saan? Lalo sa mga... Sa university, kanyang... sir. Sa ano, sir? Sa aming university kasi doon namin may mga project doon. Yun nga lang, medyo umalis na ako doon sa project. Pero umalis na ako sa project nung 2020 gawa nung pandemic. Pero pwede ko naman kayong ano, i-refer sa kanila kasi mga kakilala ko naman yung mga yun. Bukod sa vermi, meron din silang ano doon, sir. Vermi composting, meron din silang... tinatawag na yung honeybee. Yung apo, nagpo-produce din sila ng mga honeybee, nag-aalaga sila ng ano, iba't ibang klase ng bubuyog. Tapos marami pong kita. Organic farming project po ng university 'yon. Yan po ay sa exacto. Yan. Anong school po ulit? Para University of
University of Rizal System dito po sa Tanay Rizal. Yan. Doc, okay. Medyo malayo lang pero kayang-kaya naman magbiyahe. Handa kayo, sir. Ako po sa Bulacan, pero kahit na nuno kayo sa Mindanao, kahit saan pupuntahan ko po kayo, makilala ko lang po kayo at matuto lang ako ng tungkol sa vermiculture na yan. Parang nagkakaayos na kayo dyan. Doc Tony, maraming salamat po ulit. Sige po, salamat din po sa pag-imbita. Okay. Okay po, maraming salamat po ulit. At ito na nga po, pansamantala po tayo maghihiwa-hiwalay sa ating mga ka-agree. So, susunod po ulit. Doc Rossi, thank you ulit din po sa pagsama. Ang dami ko po talaga natutunan ngayong araw, bagong kaalaman ito, lalo itong vermiculture sa akin, para po talagang wow! Yan, sabi ko sa ating episode, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ito po ang Agree Ako Dyan! Agree Ako Dyan!